BH? Untung naman, no. Para saan? 10K lang. 10K lang. Ano 10K lang? 10K lang? Talagang may lang? Oo, 10K lang yun. Yamanin ka naman, eh. Yamanin? Hirap na hirap na ka dyan sa panukala ng Neda. Kaya naman gagamitin yung videographer? Para 10K lang, di mo mabigay. Hiramin ko naman. Para naman yun, ah. Babalik ko naman sa'yo, ah. Para ka saan? Bakit ba? Ang dami mo naman tanong. Aba, siyempre, turo lang ihiram ka, eh. Eh, bakit ba? Alam, tinulungan kita nun, ha? Oh, bakit? Nagtanong ba ako nun sa'yo nung tinulungan kita? Bakit nang ganun? Ngayon, tatanungin mo ako? 10K lang yun. Simple lang, sasagot mo, videographer, para saan mo gagamitin? Eh, bakit ba? Gusto ko lang naman... So, ayun nga, mga kabatang helmet. Mainit na mainit pa yan, no, videographer? Sa naganap na, ano yan, yung budget hearing? No. Nako, nagkainitan, videographer. Si Andresa at lamang si Madam Sara Duterte. Pero nakakaloka lang talaga, simpleng tanong, isang simpleng sagot lang naman ang kailangan. Ano yung tinatanong, videographer? Isang kaibigan. Ano ba yung isang kaibigan na yan? Isang kaibigan. Eh, bakit mo ba tinatanong? Hindi nga, ano nga yan, videographer? Libro ba yan? O, libro nga, 10 million. Yung halaga ng isang kaibigan na libro. Kasi ibibigay nga daw doon sa mga ano, libre naman daw, ibibigay doon sa mga mag-aaral. Eh kasi nga daw, nakakalat naman daw yung mga pangalan niya doon, eh mga magulang, boboto doon. So, kailangan ano, bakit ba ang daming tanong? Teka nga, naguguluhan ako ha. Ito, panoorin niyo muna. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute? I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Senator Tolentino, do you have Madam Chair? Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia.
pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? With due respect to our resource persons and also our colleagues, I think this doesn't really, I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget. And I think this is just being very objective. I would like to ask also, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. But maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba yung libro na yan? But tell me, is it for good manners and right conduct? That's fine. Is it science? Is it history? So maybe just a general one, so we can just answer it. Because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then, I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So just a general one. Any of the undersecretaries can tell me what the topic of the book is. Is it history? Is it, what is it? Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Okay. Then that's for the record. It's about friendship. Madam Chair, just the last point. Okay. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple, simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati na walang kinalaman sa tanong ko. For the record, as a last point, Madam Chair, this is public funds and we're making inquiries about them. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pero po ito ng taong bayan. Okay, okay. For the record, Madam Chair. Thank you, Madam personal, Chair. But I understand the emotion is high. But yan na nga mga kabata helmet. Pero bago yan, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan, i-click ang subscribe button tayo bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga maritesan natin na talagang katotohanan lang. Pero bitch, ako, parang nagtataka ako. Ano yung sabi ni Madam Sara Duterte na andun yung pangalan? Pangalan ba nino? Pangalan niya. Pangalan niya? Sara Duterte? Kasi nga naman. Nasaan yung pangalan niya? Sa libro. Sa libro? Bakit siya may author ng libro? Yata. Kalma ka naman. Ito naman eh. Siya yung author ng libro. Kalma, kalma, kalma. Baby, kalma. Ang title ng libro ay Isang Kaibigan. Oo. Ano ba matututunan ko dyan? Eh bakit? Para nakakatakot ah. Isang kaibigan. Na naniningil. Paningil ka, makasumbat ka. Pero Sugar, tama naman yung tanong ni Senrisa. Eh bakit naman naungkat na yung paghingi ng tulong nung nasa Davao pa si Madam Sara? Yung argumento lang naman ay tinatanong para saan yung isang kaibigan na libro? Ano yung isang kaibigan na libro? Ganon. Eh bakit ba? Eh karapatan naman niyang sabihin na ikaw nanghihingi ka ng tulong sa akin sa Davao. Eh bakit ba? Gusto niyang sabihin yun. Kailangan malaman na lahat. Pero na si Senrisa ay nanghihingi ng tulong sa kanya doon. Bakit kailangan may ungkatan pa? Tsaka malamang sa malamang, lahat naman tayo humihingi ng tulong sa kapwa natin, di ba? Oo. Tsaka di ba nga, Joga Per, wala namang masamang tinapay. Pero parang itong mga binato ni Madam Sara Duterte ha, ayon sa aking pagkaunawa, based dun sa video, eh parang nga nanunumbat na. At tsaka parang puro na lang political ano? Politicizing. Ayun, politicizing. Ba't may pag-anon? Porket inuusig yung about sa budget? Hindi man inuusig, nagtatanong lang. Nagtatanong lang. Kasi 10 million nga kaya yung libro. Nga, nagtatanong lang. Eh bakit parang medyo defensive naman yata? Hindi naman siguro. Ay ako, basta o. Ayan, mga bata helmet, comment nyo na dyan kung ano yung masasabi nyo. Naku, araw-araw na lang at Tuesday pa lang ngayon, pero may mga pasabog na talaga. At eto ang ating comment of the day! Bidyo ka po ang ating comment of the day. Medyo mahaba-haba ito. Galing po kay Sir Aistero ang ating comment of the day. Good morning to all of us, BH and BC. Nakakapagtaka yan. Ako, pag umuwi, kailangan mong kunan ng picture sa immigration pagpapasok at palabas ng bansa. Pati nga fingerprint, kailangan din. Malaking tao ang kasabot niyan. Imposible walang CCTV, yung hallway na dinadaanan niya. Sobrang naaagalit talaga. Mga ordinaryong Pinoy, hirap lumabas. Kaibigan mong maghintay ng mahabang oras sa pagpila at pagminsan na offload pa.
Yan ay comment ni Sir Ice Tero. Totoo naman yan, no, Bridge Hopper? Oo naman. Paano mang dumaan yung pasaporte ni Alice Go, pero wala si Alice Go? Ay, hindi man lang na-detain kali si Alice Go doon. Ano ba yun? Hindi tinignan nung... Kasi immigration pa lang, Bridge Hopper, di ba? Kaya ang tagal-tagal ng pila doon. Kasi sobra nga sila makatanong. Kung makahingi nga sila na, oh, yearbook mo, oh, graduation yearbook? Mo, oh, diploma mo. Di ba kung makahingi nga sila sa atin ng gano'n, tapos eto, hinayaan nila. Ay, nako naman talaga, Bridge Hopper. I smell something fishy. At sino talaga ang mataas na tao sa likod niyan? Ay, di ba pwedeng mababang talaga. Tao? Hindi, mataas yan, Bridge Hopper. Matangkad. Maliit. Charot! Ay, pero ayan nga, salamat kay Sir Ice Tero. Kayo din, comment na kayo. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay, nag-helmet din ang bukay tips yating better. Everyday, God bless everyone. Bye! Nakakaloko talaga, no? Tapatan. Dukunti-hunti, pero... Uy, bago magkalimutan, pengen 10K. Ay, para saan mo ba gagamitin? Bakit ba? Tanong ka ng tanong. Aba, syempre, malamang... Alam mo,